Magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos sapagkat ang bilis ng palahon, ang bilis ng araw. Tayo naman ay nandito ngayon upang patuloy na mag-aral, patuloy na magpuri sa Diyos, pamamagitan ng kanyang mga salita. At hayaan nating matuto mula sa mga sulat, sa mga pangako ng Diyos, sa mga pag-asa na imiligay ng Diyos sa atin sa buhay na ito. Bagamat tayo ngayon ay nandito pa rin sa gitna ng krisis, tayo ang marami sa atin ay lito, ang marami sa atin ay may mga pagkakamaagam kung gaano ba ito katagal pa, ang krisis na ating kinakaharap. Ngunit, na isang Diyos na mas pagkatiwalaan natin siya sa gitna ng krisis na ito. Hindi natin alam kung anong mangyayari next week, next month, hindi natin alam. Pero naniniwala tayo na anumang bagay na maaaring mangyari ay alam ng Diyos ang ikabubuti para sa atin. At naniniwala tayo na mas interesado ang Diyos sa ating paglago kaysa magkaroon ng komportableng pamumuhay. Kaya sa gitna ng mga problema ang ating kinakaharap, patuloy tayong manahan, patuloy tayong yumakap, patuloy tayong sumandal dun sa mga bagay na mapagkatiwalaan. Ang sabi nga ng Panginoon sa John 16:33, I have told you all this so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kumbaga, natapos ng Panginoon ay pagtagumpay niya ang sanlibutan ito. Kaya we can be so sure na tayo ay magtagumpay din sa mga crisis or mga problema ang ating kinakaharap. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, matuto tayo sa kanyang mga salita, at matuto tayong makasurvive sa mga bagay na ating kinakaharap ngayon para sa kalawalhati ng Diyos. Ngayong umaga ay tayo ay samahan ni Pastor Michael Mariano sa pag-aaral ng mga salita, pangunahan niya tayo, at ihanda natin ating puso at kaisipan upang ang ating kamalayan ay ma-focus muna sa Panginoon, at ang araw na to ay maibigay natin yung karampatang pagsamba sa Diyos at ang kanyang mga salita ating malakaran at panghawakan sa gitna ng krisis. Tayong lahat muna ay manalangin bago tayo magsimula. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa isang pagkakataon muli na ibinigay mo sa amin. Lord, alam mo ang aming sitwasyon sa aming bansa, hindi lang sa bansa namin, maging sa buong mundo, Panginoon. Alam mo ang pinagdadaanan ng iyong mga anak, Panginoon. Nanghako ka, O Diyos, nalakasan namin ang aming loob sapagkat nagtagumpay ka na sa mundong ito, O Diyos. And thank you for that, O Lord, because of what you did on the cross ay kami po ay nakakaranas, Panginoon, ng kapayapaan at pagkapanatagan, Panginoon, na isang araw ay kami ay makasurvive sa times kung saan ay terrible, Panginoon, at mahirap, Panginoon, na panahon. Salamat, O Diyos! Purihin ka, lagi sa mga dila namin yung tagapagturo, at hayaan mo mahayag ka at ikaw matanyag sa kanyang buhay. Ikaw lamang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. So, maraming salamat po, O Diyos! Purihin ka, dakilain ka, maging sa mga kapatid namin na kikinig ngayon sa kanya-kanyang tahanan at sa mga ngayon lang nakakarinig na O Diyos, ito ay magkaroon ng impact ang iyong mga salita sa kanilang mga buhay, at mahayag ka at makilala ka nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan. Maraming salamat po at salamat sa iyo, Pastor Roy. At ako ay nagagalak dahil nandito naman tayo sa ating gawain kung saan ay binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na tayo makapag-share ng kanyang salita. Tayo ay patuloy niyang binibigyan ng kalakasan. Tayo ay patuloy niyang iniingatan lahat ng mga mahal niya sa buhay, mga pinili niya, mga anak niya. So, tayo ay dapat maging mapagpasalamat. We are thankful dahil sa ating Panginoon, hindi niya tayo pinababayaan. Salamat po, Lord. Salamat. At sa umagang ito, ay ako ay nagpapasalamat sa mga lahat ng tao na nakasubaybay sa aming gawain sa pamamagitan ng
social media. Sa group chat namin, sa prayer room, salamat din po sa mga nagdadasal na patuloy na pinagdadasal, pinagpipray ang kalagayan ng buong mundo, kalagayan ng mga pamilya natin at ng coronavirus na yan na dapat mapaalis na yan at lahat ng karamdaman, lahat ng klase ng karamdaman dahil napakadelikado ngayon kung ikaw ay magkaroon ng karamdaman at ikaw ay mapupunta sa hospital. Maging aware tayo, ingatan natin ang mga katawan natin, ingatan natin ang ating kalusugan at ang mga anak natin, ingatan natin. Kaya yung mga may mga may bahay-bahay, mga anak nila, ingatan nyo po. At yung mga anak ko nasa Cavite, alam ko iniingatan naman ng mga mahal nila sa buhay. Salamat po sa pag-iingat nyo sa aking mga anak. At sa anak ko na si Hannah na nasa Massachusetts, sa Boston, I always pray for you at saka sa the rest of your family. Stay safe sa USA. At sa umagang ito, ako ay nagpapasalamat sa binubuo ng church namin dito sa Maine, sa Uyo. Salamat sa mga kasama namin, kay Doktora, kay Attorney, kay Bro Ace, sa nanay-tatay ko, kay Kuya David, kay Bro Dennis, kay Sister Lori, sa anak niya, kay Crystal, at sa mga kasama namin dito, kay Bro Sunny. Mag-ingat ka diyan sa Fairview. At ganoon din sa Uyo, maging sa Kanumay, sa outreach namin doon sa Valenzuela, ay binabati ko rin ang aming mga leaders, sila Sister Joy, Sister Maricel, Sister Annaline, Sister Jean, si Sister Ella, Sister Connie, Sister Jem, kay Bro Jeric, yung masipag naming guwapo na drummer. Si Nanay Carmela, si Sister Grace, si Bro Edward, si Sister Charis, si Ate Delia, si John Ray, si Gracia, si JR, yan, si JR, si Bro JR, si Bro Fabia, si Bro Brian, kung sino pa, hindi ko nasabi, nasa puso kita, hindi lang kita nabanggit. Okay. At salamat, maraming salamat. Sa umagang ito ay inaanyahan ko kayo na bago tayo mag-start, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God in heavens, we thank you sa opportunity sa umagang ito for bringing us as healthy at puno ng kalakasan. Salamat Lord at patuloy mo kami binibigyan ng provision. At hindi nauubos ang pagkain sa hapag namin. Salamat po. And patuloy kami, Lord, na sa inyo ay nagtitiwala. Patuloy kaming makikipaglaban at puno ng panalangin sa bawat paligid, sa bawat bansa, sa bawat binubuo ng ating gobyerno ay patuloy na yung pinagpipray. At ganoon din ang mga frontliners. So, ang dalangin namin, bigyan mo, Lord, ng wisdom ang bawat namumuno sa ating bansa, Panginoon. Salamat at dalangin ko, Lord, na patuloy ka, Lord, na mapurihan, madakila sa oras na ito at sa mga ginagawa ng iyong mga anak na sa pamamagitan ng social media, sari-saring church, lahat ay nag-e-effort para sa kanilang gawain. Kaya, i-bless mo lahat, Lord, ng mga church na patuloy na kasama namin na nagpapahayag, nagsishare ng iyong salita. Salamat po, purihin ka Ama, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus sabihin natin, Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po, salamat. At sa ating pag-uumpisa, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa surviving in terrible times. Mga kapatid, nandito na tayo sa end times. So, tignan natin ang sinasabi sa 2 Timothy ng chapter 3, verse 1 hanggang 17. Dumuna po tayo sa verse 1 ng chapter 3. But mark this, there will be terrible times in the last days. Mga kapatid, ang expression na last days ay maliwanag na tumutukoy doon sa mga huling araw bago bumalik ang Panginoong Jesus dito sa lupa.
Sa tingin ko, makakatulong sa ating isipin ang isang babaeng malapit ng manganak. Makikita mo sa isang babaeng malapit ng siyang manganak, nararamdaman niya hirap at pigati. Dahil habang papalapit ng papalapit ang pagluwal niya sa sanggol, eh parami naman ang parami ang sakit na mararanasan niya. So in the same way, ang mga nabanggit na mga pag-ugali na inilista ni Apostol Pablo dito sa chapter 3, 2 Timothy, ay nakikita na natin sa kapanahon natin ngayon. But it will increase dramatically habang palapit ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay nasa huling araw na. At hindi ko alam kung paano ito ilalarawan. Pero hindi ko maitatanggi. Tayo nga ay nasa huling bahagi na ng kasaysayan ng mundong ito. Paano natin mailalarawan ang last days? The word translated terrible ay in Greeks po, sa word Greeks, siya yung kalepos. Kalepos ay 2 beses lamang ginamit sa New Testament. Dito sa verse na ito, sa Timothy at sa Matthew 8:28. Sa Matthew 8:28, ang kalepos ay tumutukoy sa 2 violenting lalaki na inalihan ng mga demonyo sa rehiyon ng Gadara. Sila ay nakatira sa simenteryo. Sila ay napakabangis kahit walang mangahas na dumaan doon. Ang kalepos ay ginagamit upang isalin ang salitang napakabangis. Ang paglalarawan ng Mateo 8:28 ay katulad ng isang paglalarawan katulad sa 2 Timothy sa chapter 3 verse 1. Ang ibig sabihin, ang huling araw, ang huling mga araw ay magiging mabangis, violente, nakakatakot at delikado. Basahin natin sa wikang Tagalog. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Kaya tayong nakakaalam ng mga salita ng Diyos ay hindi dapat tayo magulat sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mga napapanood sa balita, dahil nga ay nasa huling araw ng kasaysayan na tayo ng mundong ito. Kaya kung babasahin natin 2 Timothy chapter 3 verse 2 hanggang 5, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sa huling mga araw, ang mga tao ay nagkukunwaring maka-Diyos. Amen. Ibig sabihin, magiging religyoso ang mga tao. Hindi less religious, kundi more religious. Ang reliyon ay magiging sikat para sa mga tao dahil maghahanap silang kublihan doon sa mundong patuloy na nagbabatbat ng kasamaan. Magtatanong sila ng mga tamang tanong, ngunit ang susundin nila ay mga maling kasagutan. Nandyan pa kayo? Yayakapin nila ang makabagong reliyon na pumapayag sa kanila na gawin ang lahat ng kanilang maibigan at sumang-ayon sa kanilang mga kagustuhan. Mamumuhay sila sa paraan na gugustuhin basta alam nila na sila ay magiging masaya. Hello? Pansinin niyo to ha. Kung paano tayo ni Apostol binigyan ng babala tungkol sa mga taong kanyang binanggit. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Iwasan natin ang mga taong nagkukunwari, reliyoso ngunit hindi naman naniniwala sa katuruan ng Biblia. Ipinaliwanag pa ito lalo ng apostol sa 2 Timothy chapter 3 verse 6 and 9. May ilan sa kanila na gagamit ng paninlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sariling pagnanasa. Lahat na'y gustong matutuhan ng mga babaeng ito ngunit kailanman di sila makakaunawa. At tulad ni Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay
sumalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita lahat ng kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Jannes at Jambres. Kung ito ang larawan ng mangyayari sa huling mga araw, paano ba ako mamumuhay sa isang papalipas na mundo? How will we survive in these terrible times? Hindi tayo dapat ma-discourage sa kondisyon ng mundong ito. Huwag nating payagan na baguhin ang mundo, bagkus sa tulong ng kapangyarihan ng banal na espiritu, lumabas tayo at ipahayag sa mundo na mayroong pag-asa kung magtitiwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Kaya sa umagang to, let me share with you two biblical survival strategies amidst terrible times. Number one, follow the right leaders. Sundan natin ang tamang mga namumuno. At ang prinsipyo na ito, nakabase doon sa katotohanan na tayo ay magiging katulad doon sa mga taong ating madalas na sinasamahan. Hindi ba may kasabihan na sa wikang English, yung tell me your friends are and I will tell you who you are. So kung ang madalas na ating sinasamahan ay hindi makadiyos, di magtatagal, hindi ka na rin magiging makadiyos. Pero kung ang sinasamahan natin ay yung mga taong sumusunod sa Panginoong Hesus, di magtatagal ay magiging tagasunod ka rin ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. So, sa kasong ito, ginamit ng apostol ang kanyang sarili bilang halimbawa sa pagsabing, follow me as I follow Christ. The marks of the right leaders we should follow. Apat lang ito hanggang letter D. Letter A, they teach the truth. Pawang katotohanan lang ang tinuturo. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtiyaga, pag-ibig at katapatan. Amen. Hallelujah. Ang pagtuturo ng katotohanan ang dahilan ng kung bakit sinabi ng apostol sa batang pastor na si Timothy na mag-aral na mabuti para himay-himayin niya maigi ang salita ng Diyos. Kaya ngayon sinabi niya sa verse 15 ng 2 Timothy chapter 2, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. You cannot rightly divide God's word if you do not study. Kailangan pag-aralan natin. Kailangan magbasa tayo ng Bible. Hindi tayo pwede manghula. Hindi tayo pwede mag-hausyaw. Yung ginagawa na namumulot lang ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng ganun. Kaya dapat sa isang leader ay hindi tumitigil sa pag-aaral. Hindi tumitigil sa pagbabasa at patuloy na nagsisikap na maituro ang katotohanan na nakapaloob dito sa banal na salita ng Diyos. Amen? Hindi biro ang pagiging Kristiyano. Hindi biro pagiging leader. Kailangan ipakita mo na karapat dapat na ikaw ay maging leader. Alam niyo, ang true leaders, ang great leaders, create more leaders. Hindi followers. Dapat ganun tayo. Kung ikaw ay leaders, pakita mo ang example mo. Pakita mo yung magandang halimbawa mo. Yung ibang leaders na leader na pabanjing-banjing lang, kaya hindi makita yung pagiging leader. Amen? So kung ikaw ay leader, be a good leader. Pakita mo na ikaw ay talagang leader. Lubang mahalaga sa isang leader na mag-aral upang ang iyong mga tinuturuan ay makakain ng mga sariwang katotohanan na nais ng Diyos na matutunan natin. Hello? At sa pangalawa, sa letter B, they have nothing to hide. Dapat ang leader, wala tayong naitatago. Dapat sa isang leader, dapat transparent ka. Para hindi nagkukwentuhan yung mga na hinahawakan mo na ministry. Hindi ka pagtalikod mo, hindi ka na pagkukwentuhan. Because nakikita nila na hayag ang sariling pagkatao mo, transparent ka sa mga nasasakupan mo. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, ngunit sinunod mo ang aking
itinuro sa iyo. Ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtiyaga, pag-ibig at katapatan. Amen. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabihan ng apostol ng mga taga-Korinto ang mga buhay, ang buhay ng isang magbukas ng aklat na dapat binabasa ng mga tao. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 hanggang 3, kayo na rin ang aming rekomendasyon, nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinda kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato kundi sa puso ng tao. Saan po? Sa puso ng tao. Doon nakatitik. Pagsikapan natin na magiging malinis ang buhay natin dahil tayo ang bintana ng mundo para makita ang Diyos. Amen? So, dapat patuloy tayo na makitaan ng bagay na tayong ay tunay na linis. Letter C na po tayo. They practice what they preach. Nilalakaran ang turo ng Biblia. So, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtiyaga, pag-ibig at katapatan. More depends on my walk than talk, sabi ni Dwight L. Moody. Kaya doon sa unang sulat ng Apostol Pablo, kay Pastor Timothy, kanyang sinabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong mga pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na mga nakikinig sa iyo. Amen. Dapat maingat ka. Dapat tayo maingat. Dapat tayo ay puno ng knowledge. Dapat alam mo yung bibitaw mong salita para lahat na nakakarinig sa iyo ay natututo at na-absorb nila yung turo na nanggagaling sa iyo. Amen? Let him that would move the world first move himself, sabi ni Socrates. Letter D, they persevere in persecution. Siya ay matyagas sa pag-uusig, hindi sumusuko. Persevere, nagpapatuloy, nagsisikap na umabante sa gitna ng mga pag-uusig. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 11 hanggang 13, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra. Napakahirap ng dinanas ko. Ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Amen. Grabe, grabe ang nangyari sa ating apostol. Kaya tungkol sa pag-uusig, ginawa ng apostol na halimbawa ang kanyang karanasan. Yung sa Antioquia, tinutulan siya doon ng mga tao. Doon sa Iconio, ay muntikan na siyang pagbabatuhin. Doon sa Lystra, talagang binato na siya at saka iniwan na lang ng duguan sa pagkakala lang siya ay patay na. So ang hirap. Tayo mga leaders, tayo mga nagsishare na guarded ng salita ng Diyos, eh mangyayari sa buhay natin yan. Na tayo habang nagsishare ka na nga ng libre, nagsishare ka na nga ng hindi nang naniningil, nagsishare ka na ng buong puso mo, tapat sa puso mo, eh sisiraan ka pa. Mamaliiting ka pa. Amen? Eh ikaw nga, subukan mo mag-share sa kalsada. Tatawanan ka, isipin baliw ka, isipin gumagawa ka ng pera. Pero eto ang puso natin, gusto natin mag-share ng libre sa lahat ng tao. Amen? Kaya nga sabi ni Apostol, ngunit sabi niya, normal lang sa atin ito. Huwag kayong magulat. Kaya nga sabi niya sa verse 12, sabi niya, gayon din naman ang lahat ng mga nagnanais mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila naman ay malilinlang din. Amen.
Ang ikalawang biblical survival strategies amidst terrible times ay sa gitna ng kakilakilabo. Sa pangalawa, follow the scriptures. Mag-obey tayo sa Bible para mahanap ang isang kayamanan na nakabaon sa lupa. Ay kailangan mo ng mapa. Ano yung mapa? Yun yung Bible. Para malaman mo ang tamang daan patungo sa kaligtasan at makaiwas sa pamakan na dala ng mundong ito. Ay follow the scripture dahil ito ang ating mapa. Sundin natin ang mga nakasulat at nakapaloob dito sa Biblia. Bakit kailangan nating sundin ang Biblia? Letter A. Because the scripture is needful our salvation. Dahil ang Biblia ay higit na kailangan natin para sa ating kaligtasan. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, 14 hanggang 15, ngunit ikaw, magpapatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan. Sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Amen? Lahat ng nais mong malaman tungkol sa pagpunta sa langit ay matatagpuan sa langit. Walang labis, walang kulang, at hindi mo na kailangan dagdagan pa ang mga aral na nakapaloob dito sa Bible. Ang Biblia ay hindi encyclopedia na naglalaman ng lahat ng posibleng topic sa buong universe. Kundi ito ay nagsasabi sa atin tungkol sa napakahalagang bagay sa mundong ito na dapat mong malaman kung paano ba maliligtas at kung paano ka magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen? Lahat ng ating pwedeng malaman tungkol sa pagtatalaga ng ating buhay sa Diyos ay makikita sa pahina ng Bible na yan. At alam ba kapatid, kung nais ng Diyos na alamin natin ang tungkol sa mga dinosaur, tungkol sa Big Bang, tungkol sa planetang Mars, mga binanggit ng Diyos sa mga pahina ng Biblia, the Bible is complete as it stands. A finished product that will produce in us a new life. A godly life, a fruitly life, a loving life, a Christ-like life, eternal life, and very life of God Himself. Say Amen. Amen. Letter B, ng bakit kailangan natin sundin ang Biblia? Because the scripture is useful for us. Sabi nga sa pangalawang Timothy, ng chapter 3, verse 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa mula sa verse na ito, maunawaan natin na ang Biblia ay direktang galing sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay. Ang salitang kinasihan sa wikang Greek ay tsupnyostos na ang ibig sabihin ay God breath. Noong sinabi ng Apostol Pablo ang lahat ng kasulatan, makasigurado tayo na bawat parte ng Biblia kinasihan ng Diyos mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ito ay magagamit natin, useful for us. Saan? Number one, sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, pagtatama ng maling katuruan. Pangatlo, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para matuwid sa matuwid na pamumuhay. Sa verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa Psalms 19 verse 8, ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Hello? Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pang-unawa ng isipan yung bungang idudulot. Kaya kung nais mong maging kagamit-gamit ang buhay mo sa Panginoon at magagamit mo ang mga aral na nakapaloob dito, hilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating espiritual na mata. Itong mata natin. Ito. At buksan natin ang ating mga kaisipan upang sa pamumuhay, sa pagpabago-bago at palipas na mundong ito, hindi tayo madaya at hindi tayo maligaw. Ninuman. Amen.
ang kahilingan ni Salmista David, sabi niya sa awit 119 verse 18, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabikmasdan yung buting idudulot sa akin ng iyong aral. Amen. Sabi nga ni John Wesley, once express his commitment to the word this way, let me be a man of one book, the Bible. Yan po yung sabi ni John Wesley. Ito dapat ang pangunahing layunin natin sa ating buhay. Here is a noble goal for us. Make us people of the book. Make us church of the book. Make us families built on the book. Make us men and women who love the book of God. May those who know us, if they know nothing else, know that we are a people of the book. Amen. Balikan nga natin yung pinag-aralan natin. The two biblical survival strategies amidst terrible times. Number one, follow the right leaders. Sundin natin yung tamang namumuno. The marks of the right leaders we should follow. Ito po. Letter A, they teach the truth. Dapat yung leaders, yung right leaders ay nagtuturo ng katotohanan. Letter B, they have nothing to hide. Dapat ang right leaders ay walang tinatago, walang sikreto, hindi plastic. Letter C, ang right leaders ay dapat they practice what they preach. Dapat nilalakaran niya ang tinuturo niya. Ang Biblia dapat nilalakaran niya. At letter D, yung ano ba yung susundin natin na talagang tamang leaders, ay they preserve in persecution. At pangalawa, sa two biblical survival strategies ay follow the scriptures. Letter A, because the scriptures is needful for our salvation. Letter B, because the scripture is useful for us. Amen. Salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong mga salita. Salamat sa mensahe sa umagang ito. At dalangin ko ay itong mensahe na to ay nagbigay ng kaliwanagan sa atin. At totoo na talagang ang ating Panginoon ay mahal tayo. Hindi galit ang Panginoon sa atin. Hindi siya nagagalit sa atin. Binibigyan niya lang tayo ng trials. Binibigyan tayo ni Lord, inaalaw ni Lord ang lahat ng problema, ang lahat ng pagsubok para tayo mag-level up. Para maalala natin siya. Para makita ni Lord na tayo ay sa Kanya tayo magtitiwala sa ganitong panahon. Amen po. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God, salamat Lord sa mga salita mo na talagang dapat kami ay mag-survive lalo na itong sa terrible times na to, Panginoon. Ay matuto kami, Lord, na maging masunurin sa iyo, Lord. At matuto kami, Lord, mag-share ng word. Matuto kaming tumayo, maging leaders at sundan ang tunay na leaders, Panginoon. At dalangin ko, Lord, itong video na to, lahat ng mga karinig, Lord, dalangin ko, Lord, ay ma-absorb nila ay yung salita. Makuha nila yung puso ng mensahe sa oras na ito, Panginoon. At dalangin ko, Lord, saan ka man nandyan, kapatid ko, nasa ibang bansa ka, nasa probinsya ka, nasa trabaho ka man barangay o trabaho ka na frontliners, at kung makita mo sa cellphone mo itong video na to, ay maaring kung gusto mo ay sumabay ka sa panalangin ko, dahil hindi natin masabi ang oras natin na anytime pwede tayong mahawa, anytime pwede tayong sumunod dun sa mga victim ng COVID-19. Kaya I suggest na sabayan mo ako sa panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat po. Salamat dahil mahal mo ako at ako ay iniingatan mo, lalo na sa krisis na ito na pinagdadaanan namin, itong coronavirus. Dalangin ko, ikaw na po ang tumayo sa aking buhay. Ikaw na umupo sa trono ng aking puso. At dalangin ko, Lord, sa oras na ito, sinusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Ano man yung kasalanan ko, nagawa kong pagkakamali sa iyo, patawarin mo po ako. At ikaw na po maging Panginoon ko, tagapagligtas ng buhay ko.
At dalangin ko, isama mo ko, Lord, dun sa paghaharian mo. Dalangin ko, Lord, na isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, ay tulungan mo ko na makasunod sa iyong pamantayan na ako ay mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Amen. Salamat, salamat sa pagsunod mo, kapatid. Kung ikaw ay nakasunod sa panalangin ito, ikaw ay welcome na sa ating Panginoon. Ikaw ay isa ng new creation. At kahit na sa kipit ka ng kalagayan, ito ay magagamit mo dahil isa ka na sa tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi naman sa John 14:6, siya lang ang daan, ang buhay, ang katotohanan, ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At ang sabi sa John 3:16, walang ibang susi kundi si Kristo lamang. Pag ikaw ay sumamba sa Kanya, naniwala, sumampalataya, ikaw ay hindi mapapahamak. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, ipapanalangin pa kita. Salamat, Lord, sa lahat ng sumabay sa panalangin na ito. At dalangin ko, Lord, make a way po sa buhay nila, sa lahat na nakarinig. At dalangin ko, Lord, na gamitin mo itong panalangin ito para sa kanilang salvation. At sa oras na ito, Panginoon, selyuhan mo kanilang mga puso. At tulungan mo kami, Lord, na kami ay makatulong sa iyo, Lord. Magkaroon kami ng desire, Lord, na mag-share ng word at maghikayat ng mga kaluluwang naliligaw, mga tao na walang Kristo, walang Diyos, Panginoon, ay masyaran namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat po. At ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Maraming salamat po. At sa oras na ito ay muli akong nagpapasalamat sa lahat na nakarinig at patuloy ako nagpapasalamat din sa lahat ng sumusubaybay. At nagpapasalamat kami sa lahat ng bumubuo ng church ng Jesus the Sure Foundation, si Pastor Roy. Salamat. At ganun din sa mga leaders namin sa Main at sa Uyo. Salamat. At ganun din sa Cavite City na dati naming church na hinahawakan ngayon ni Pastor Abin. So, mabuhay po kayo. Kasama po kayo lagi sa panalangin namin. Maraming salamat po. At to God be the glory. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong pagsama sa maiksing oras ng ating pagsamba online. Salamat sa Diyos sa mga salitang ating narinig. Patuloy na ang kanyang mga salita ang ating gabay, ang ating mapa sa buhay na ito. At patuloy, mga kapatid, na tayo manalangin, ipanalangin natin ating mga leaders, ipanalangin mo ang ating mga frontliners, ipanalangin natin ang ating mga pamilya na sa gitna ng panahon ito ay makakilala sila sa Panginoon at magtiwala sa Panginoon. Kaya muli, ako'y nagkapasalamat at patuloy nating i-like and share ang video upang yung iba ay makarinig din ng salita ng Diyos. Patuloy tayong lumapit sa Diyos at sana ay loobin ng Panginoon na matapos na itong problema na ito para magkasama natin lahat na magpuri sa Panginoon. Na mistarin namin kayo ang ating fellowship, ang ating mga kamayan, yung mga tapikan, yung mga ngiti nyo ay na-miss na namin. I'm praying na by May ay makabalik na tayo doon sa ating mga panambahan. Kaya salamat sa Diyos, pagpalain tayong lahat, ingatan tayo ng Panginoon at samahan tayo. Tayong lahat ay umuko tayo manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa mga salitang aming narinig. Patuloy, Lord, na ikaw po ang aming gabay. Patuloy na ikaw ang aming Diyos sa gitna ng krisis. At itong mga techniques, itong mga dapat gawin namin, Panginoon, in surviving amidst terrible times, ay magamit namin, lakaran namin, Panginoon, upang as we walk in the light of eternity, Lord, as we come face to face with you, O Diyos, ay masabi mo sa amin na thou good and faithful servant coming to my rest. Salamat, Lord. Purihin ka, O Diyos, sa buhay na bawat isa, mga isa aming tagapagturo at sa lahat mga kapatid sa kanyang kiyantahanan, pagpalain ng iyong dakilang pangalan, O Diyos, maitaas ka sa aming kalagitan palagi. At kami naman ay maibaba ng maibaba sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.